nakikita natin mga ka-warriors na mayroon tayong tatlong ibon dito. Target natin ngayon ay makapagpabuga ng pure black. Isishare ko sa inyo kung ano yung pagpili natin ng pagsasamahin natin para sa pure black. Siyempre, para makapagpalabas ng pure black, kailangan natin dyan spread. At meron lamang tayong nag-iisang malinis na spread dito, si Murky. Kung makikita natin kay Murky na maganda naman yung tayuan niya, maganda rin yung bulto ng katawan niya, maganda yung proportion. Balansin na kung tutuusin eh. Hindi siya sobrang tangkad, hindi siya sobrang laki. Saktuhan lang. Ito rin pala yung tatay nung recessive breed natin, yung purong pula. Balansin naman yung ulo niya. Proportion ng kanyang tuka, pantay, magkasing kapal, at saka hindi siya manipis. Pero hindi siya massive. Hindi siya sobra-sobra. Pati ang kulay ng mata nito, okay din. Pero, meron tayong dalawang problema nakikita sa kanya. Sobrang laki ng ilong. Bloated masyado. Yung pangalawa naman, major fault ito, no? Split wattle. Yan yung gagamitin natin na pure black. Bukod sa dalawang pintas niya, pilay din siya, no? Kaya medyo mahirap tong i-breed. Anyways, nakapagpabuga naman niya na maayos. Meron lang silang problema pag silang dalawa ni Hilda pinag-tandem natin. Ang i-rectify lang natin, ilong niya na sobrang laki tsaka split wattle. So, ilong lang ang kukorek natin sa kanya. Kung meron tayong dalawang candidate ng inahin para makapagbuga siya ng pure black. Una sa lahat, spread na si Murky. So, kinakailangan na lang natin dyan isama ay blue. Actually, kahit ano namang kulay, pares natin dito, maglalabas pa rin to ng pure black. Kasi possible niya ipasa yung base color niya na blue, tsaka yung spread jeans niya. Pero, para mas mapataas natin yung probability na makapagbuga sila ng pure black, bibigyan natin siya ng blue na kapares. Itong nakikita natin dalawa yan, bam! No? Parehas maangas! Angas parehas ng tayo ng dalawang to. Isang blue bar tsaka isang check. Yung blue bar nga pala, yan nga pala si Balmond. Yung check naman si Atlantic. Ang angas ng tayo ng dalawang to. Kahit alin naman dito sa dalawang to, okay naman to, no? Pero syempre may choice tayo. Pagpipilian natin silang dalawa, parehas naman tong ganda. Kung titignan natin si Balmond, okay naman yung tayo niya. Ang ganda din ng tayo nito, mga ka-warriors. Maganda yung proportion ng katawan niya, ulo, liig, buntot, tsaka tayo, no? Hindi siya pike, hindi siya sakang. Saktuhan lang. Malinis din na pagka blue bar. Ang gandang inahin nito. Akala ko lalaki to eh. Ito yung inahin na mukhang barako. Maganda rin yung hugis ng kanyang ulo. Tuloy-tuloy yung kurbada ng ulo niya hanggang sa dulo ng tuka. Yung mata nito hindi masyadong mapula. Pero medyo dark ng konti, no? Anyways, okay pa rin naman yan. Wala namang problema yan. Ganda rin ang mata kasi ni Murky, no? Magbabalansi na yun dyan. Yung tuka, medyo lagpas ng konti. Which is okay lang naman. Hindi yan yung problema na nakikita ko dito kay Balmond. Recognizable din na merong hati yung kanyang ilong. Hindi naman masyadong malalim yung baon niya. Ang problema dito, sobrang laki ng ilong. Bloated. Kasi pag sinama natin to kay Murky, sobrang laki na ng kakalabasan ng ilong ng inakay nila. Actually, maganda rin naman pag malaki ilong, no? Kahit na ipares mo siya sa manipis na manipis, hindi ka mamomorblema. Hindi siya masyadong lalabnaw. Meron siyang negative traits na paralel kay Murky. Anyways, move on tayo kay Atlantic. Gandang inahin din nito, ganda rin ng tayo nito, nagliliwanag. Napakaganda ng proportion nito, balingkinitan to na klase. Hindi to yung bultuhin, no? Pero hindi rin siya pitsuhin. Yan yung nagbibigay ng effect na nagmumukha siya matangkad. Sakto rin yung proportion ng haba ng katawan niya sa kanyang paa at saka sa kanyang liig. Sipati naman natin yung ulo nito. Tuloy-tuloy din ang guhit ng kanyang ulo hanggang sa dulo ng kanyang tuka. Maganda na rin yung proportion ng kanyang tuka, no? Hindi nga lang ganun kakapal, pero pantay na. Magkasing kapal naman yung sa ibabaw tsaka sa ilalim. Yung ilong niya, okay-okay din. Mas maganda yung mata nito kaysa kay Balmond. Full wattle din to, pero recognizable na meron siyang guhit sa gitna, pero hindi na siya baon. Pagkumparahin natin yung dalawang inahin. Kung tutuusin, maraming pipili kay Balmond pang bibreeding. Pero syempre, maling barako si Murky para kay Balmond. So hanapan natin to si Balmond ng kapares. Mas makapal yung tuka ni Balmond kaysa kay Atlantic, pero mas okay yung haba naman ng tuka ni Atlantic kaysa kay Balmond. Mas maliit yung ilong ni Atlantic. Yan yung kailangan natin na pambalansi sa ilong ni Murky. Actually, kahit sino dito sa dalawang to, pwede nating ipagparisin. Pero ang pipiliin natin ay si Atlantic.
Kung kaya si Balmond, susoli na natin ito sa kulungan ng mga inahen. At si Atlantic, lalagay natin dito. Breeding cage na agad diretso. Kukondisyon natin. Siguro mga tatlong araw lang to, okay na to. Kunin na rin natin si Murky, lalagay na rin natin sa breeding cage. Si Murky, talagang medyo sabik na yan. Kasi tatlong araw na yan, pinaghiwalay ko sila ni Hilda. Binrake natin. First time nila magkakasama. Kaya ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng separation. So, hindi natin pahayaan na magbubugan yung dalawang yan. Nakaready na sila. Sana ay maging successful ang clutch na ito. At syempre, expect tayo ng mga pure black dito. Ito ang ating pure black project. Kapag wala kang pagpipilian, no choice ka, salang mo lang. Kung wala kang choice, di ba? Wala kang pambili. Kung kalapati mo, limited lang. Wala kang pagpipilian. Mga anak naman yan eh. Wala naman yung problema. Doon sa iaanak nila, doon ka pumili na mas better. Pero kung may choice ka, makakapaglabas ka ng budget, bakit hindi, di ba? O kaya kung meron kang dalawang kalapate, kagaya sa akin, di ba, pipili ka. Siyempre, kung ano yung mas okay, yung piliin mo. Pagdating sa inahen, mga ka-warriors, konting puntos lang tinitingnan ko dyan. Wala akong masyadong pakialam sa kulay ng mata pagdating sa inahen. Hindi ko kinoconsider yung tangkad ng inahen eh. Ang pinipili ko talaga sa mga inahen, tuka at ilong. Walang problema kung maliit ang ilong o malaki ang ilong. Siyempre, dahil na marami tayong inahen, meron tayong choice makapili ng kung ano isasangalang natin. Yung dulo ng ilong, kinakailangan halos umabot yan sa dulo ng kanyang bibig. Walang problema kahit maiksi ilong ng barako. Dati, mga ka-warriors, wala akong masyadong choice. Kaya salang ako ng salang. Wala akong choice eh. Diba? Wala tayong pambili. Kaya ganyan yung ginagawa natin. Magpapabuga tayo, tapos sa mga pabuga natin, dun tayo pipili. Unti-unti lang. Yan yung tinatawag natin na selective upgrade. You know, sana mag-successful din yung mga ibon mo dyan. Sana maging successful din yung pag-preparing mo. Sana ma-achieve mo yung mga target mo maipalabas. Yun lang, no? Ako nga pala si Mastong at itong Wires TV. Kita-kits tayo sa susunod na video.